Nag-coordinate naman po kami sa ano na, main coordinator nga hindi mo barak dyan. Oh, matibay yan kasi may mga engineer naman dyan na talaga yung wall na yan, matibay. So sa madaling salita, yung pader na gumawa ay nandun na yun, natayo na siya talaga. Nakatayo na po. Like gano'ng kataas yung pader na yun? Yun po, mga 30 feet po yan. 30 feet? Okay. Ang naalala kong tumakbo, tatlo po kami nakalabas dyan sa barracks, pero naabutan talaga kami kasi sobrang haba niya. Hindi talaga kasi biglaan kumukulog at kumigidlat. Doon lang po kami sa barracks, biglang sumigaw yung isang kasama namin, babagsak. Kaya nakita namin pa dyan, kaya tumakbo po kami. Anong mga naisalba niyo lang, sir? Ayun, may inaatak pa akong isa. Talaga hindi ko namaatak sa ano sa ilalim, kasi nakaibit na eh. Yung ano kong butas, doon na lang ako nagpursigin na ako naman makalabas ng kahingi sa klolo. Nung isang araw, nakausap na nakabidyo ko siya. Ano ba sabi? Eh, okay naman ang trabaho niya. Kaya sabi ko nga, sumo dito ako magtrabaho sa Batangas, gawanap na trabaho, pamarap ka sa amin. Sabi ay dito lang daw siya, hanggang anong kausap ko siya. Tapos kaya nang umaga, bigla ko nalaman na ilang nangyari sa kanya. Matibay po daw yung pader. Kaya doon siya nagbarek, matibay daw yung pader. Sabi nila paano matibay na gumuho nga ang pader? Paano nangyari yun? May walo yung involved na workers natin, isa yung engineer. Nakaligtas yung engineer, meron pa isang naligtas din nasa ospital pero nalipat na ng magulang nila. Unfortunately, yung isang na-risko natin kahapon ay namatay din. Pinapos lang natin lahat na ma-retrieve lahat ng biktima. So, pagkatapos nito ay ongoing investigation.